Sampung mga paraan ng panganganak ng mga hayop. Tulad ng tao, ang mga hayop ay nanganganak din bilang bahagi ng kanilang paraan ng pagpaparami. Pero iba ang paraan nila ng panganganak kumpara sa mga tao. At bawat hayop ay may iba't iba ding paraan kung paano nila pinapalaki ang kanilang mga bagong silang na anak. Kung kaya't sa video na ito ay aalamin natin ang 10 nakakagulat na pamamaraan ng panganganak ng mga hayop. Kaya naman simulan na natin. Number 1, kiwis. Ang kiwi ay isang ibon na matatagpuan lamang sa New Zealand. Isa itong natatanging ibon dahil hindi ito nakakalipad at kakaiba ang paraan ng kanilang panganganak. Ang kanilang itlog ay napakalaki kumpara sa kanilang katawan, kung kaya't ito ay isang mahalagang aspeto ng kanilang buhay. Ang babaeng kiwi ay gumagawa ng isang malaking itlog na halos kasing bigat ng 20% ng kanyang katawan. Halimbawa, kung ang isang babaeng kiwi ay may timbang na 2 kilo, ang itlog na kanyang inilalabas ay maaaring tumimbang ng halos 400 grams. Habang nabubuo ang itlog sa loob ng kanyang katawan, ay nagiging masikip ang kanyang tiyan kaya hindi siya nakakakain ng normal. Ang prosesong ito ay tumatagal ng halos 30 days bago niya mailabas ang itlog. Kapag handa na ang itlog ay nangingitlog ang babaeng kiwi sa isang lungga o butas na kadalasan ay siya mismo ang naghuhukay. Isang itlog lang ang karaniwang inilalabas pero minsan dalawa. Pagkatapos mangitlog, ang lalaking kiwi na ang magpapainit sa itlog o mag-i-incubate. Inuupuan niya ito at binabantayan upang hindi ito makuha ng mga mandaragit. Ang incubation period ay tumatagal ng 65 hanggang 85 days na isa sa pinakamahabang panahon ng pagpapapisa sa mundo ng mga ibon. Habang iniingatan ng lalaking kiwi ang itlog ay bihira siyang umaalis sa pugad. Kung aalis man siya, ito ay para kumuha lamang ng kaunting pagkain. Ginagawa niya ang lahat ng paraan upang maprotektahan ang itlog mula sa mga hayop tulad ng daga at possum. Kapag nabuksan na ang itlog, ang sisiw ng kiwi ay ipinapanganak na may malambot na balahibo at kaya nang mag-isa. Hindi na ito pinapakain ng mga magulang dahil umaasa ito sa sustansya mula sa yolk ng itlog. Pagkalipas ng ilang araw, ay natututo na ang sisiw na maghanap ng sariling pagkain. Bagamat espesyal ang paraan ng pagpaparami ng kiwi, ay marami rin silang hamon na kinakaharap. Ang kanilang mga itlog at sisiw ay madaling mabiktima ng mga hayop na dinala sa New Zealand tulad ng daga, possum at iba pang mandaragit. Dahil dito ay konti lamang ang nabubuhay sa bawat batch ng itlog. Number 2, snakes. Ang mga ahas ay may iba't ibang paraan ng panganganak na nakadepende sa kanilang uri at tirahan. Hindi tulad ng ibang hayop, ang mga ahas ay may tatlong paraan ng pagpaparami na kinabibilangan ng pangingitlog sa loob ng katawan bago manganak at direktang panganganak ng buhay na anak. Ang mga paraang ito ay natutulungan silang mabuhay at magparami sa iba't ibang klase ng kapaligiran. Ang mga ahas na oviparous ay nanganganak sa pamamagitan ng pangingitlog. Ang mga itlog ay may malambot na balat na nagsisilbing proteksyon habang lumalaki ang anak sa loob nito. Kapag nangitlog ay inilalagay ito ng ina sa ligtas na lugar tulad ng ilalim ng lupa, puno o mga butas para mailayo sa mga predator. Pagkatapos nito, karaniwang iniiwan ng mga ahas ang kanilang itlog. Ngunit may mga uri ng ahas tulad ng python na binabantayan ang kanilang itlog. Iniinog nila ito gamit ang kanilang katawan para mapanatili ang tamang init na kailangan upang mabuksan ng mga itlog. Depende sa uri ng ahas, ang dami ng itlog ay pwedeng umabot ng mahigit 100 gaya ng python. Dumako naman tayo sa ovoviviparous o pangingitlog sa loob ng katawan. Sa ganitong paraan, ang mga itlog ay naiiwan sa loob ng katawan ng ina hanggang sa mabuksan. Sa halip na ilabas bilang itlog, ang mga anak ay inilalabas na buhay. Habang nasa loob ng katawan, ang mga itlog ay protektado mula sa mga panganib tulad ng malamig na panahon o mga mandaragit. Ang ganitong uri ng panganganak ay karaniwang nakikita sa mga ahas na naninirahan sa malamig na lugar. Dahil mahirap mapanatili ang tamang init para sa mga itlog sa labas, ay nag-evolve ang mga ahas na ito upang manganak sa ganitong paraan. Ilan sa mga halimbawa ng ovoviviparous na ahas ay ang rattlesnake, boa constrictor at garter snake. Samantala, ang viviparous na ahas naman ay hindi nangingitlog. Sa halip ay direkta silang nanganganak ng buhay na anak. Ang mga anak ay lumalaki sa loob ng katawan ng ina at nakakakuha ng nutrisyon mula sa kanya. Ang ganitong paraan ay katulad ng sa mga mamal. Ang mga viviparous na ahas ay karaniwang nakikita sa mga basang lugar o tubig kung saan mahirap magtago ng mga itlog.
Halimbawa ng ganitong uri ay ang green anaconda at sea snake. Number 3, tigers. Ang tigre o Panthera tigris ay isa sa pinakamalalaking pusa sa mundo. Malakas, mabilis at matalino. Ngunit ang paraan ng kanilang panganganak ay isa ring kamangha-manghang aspeto ng kanilang buhay. Kapag handa ng magkaanak ang babaeng tigre, pumapasok siya sa isang yugto na tinatawag na estrus o pag-init. Sa panahong ito ay naglalabas siya ng amoy mula sa kanyang ihi upang makaakit ng mga lalaking tigre. Ang mga lalaki ay nagtutunggali para makuha ang kanyang atensyon at ang pinakamalakas sa kanila ang karaniwang nagiging kapareha niya. Pagkatapos magpares, ang lalaki ay umaalis at hindi na nakikibahagi sa pagpapalaki ng magiging mga anak. Ang responsibilidad ay naiwan lahat sa inang tigre. Ang inang tigre ay nagbubuntis ng humigit kumulang 3 hanggang 4 na buwan. Habang buntis ay naghahanap siya ng isang tahimik, ligtas at nakatagong lugar tulad ng yungib o makakapal na damuhan. Dito niya ihahanda ang kanyang sarili para sa panganganak. Kaugnay din nito, ang isang tigre ay karaniwang nanganganak ng 2 hanggang 4 sa 1 liter. Minsan ay maaari itong umabot ng hanggang 6, depende sa kalagayan ng kanyang katawan. Kapag malapit na ang araw ng kanyang panganganak ay nagiging balisa ang inang tigre. Madalas siyang hindi kumakain at mas gusto niyang manatili sa kanyang napiling lugar. Kapag nanganak na, ang mga cub ay ipinapanganak na bulag, maliit at lubos na umaasa sa kanilang ina para sa pagkain at proteksyon. Ang bawat cub ay may timbang na 700 grams hanggang 1.6 kilo. Sinisipsip nila ang gatas ng kanilang ina na nagbibigay ng lakas at nagpoprotekta laban sa sakit. Sa unang 2 buwan, ang mga cub ay hindi pa umaalis sa kanilang tirahan. Lubos silang umaasa sa kanilang ina para sa init, pagkain at kaligtasan. Sa edad na 2 hanggang 3 buwan ay nagsisimula silang sumama sa ina sa kanyang pangangaso. Sa ganitong paraan ay natututo sila ng mga kasanayan tulad ng pagtatago, pagsalakay at paghuli ng pagkain. At kapag tumuntong na ang mga cub sa edad na 2 o 3 taon, sila ay humihiwalay na sa kanilang ina. Sa panahong ito ay natututo na silang maghanap ng sariling tirahan at bumuo ng kanilang teritoryo. Number 4, giraffes. Ang panganganak ng giraffe ay kakaiba at kahanga-hanga dahil sa kanilang taas at natatanging paraan ng pagbubuntis at panganganak. Ang giraffe ay buntis ng halos 15 months o 460 days. Habang buntis, ang inang giraffe ay patuloy na kumakain ng mga dahon at halaman upang masuportahan ang paglaki ng kanyang anak sa sinapupunan. Kadalasan ay isa lamang ang ipinapanganak ng mga giraffe sa bawat pagbubuntis. Ang kambal ay bihirang mangyari at kapag malapit ng manganak ay naghahanap ang inang giraffe ng tahimik at ligtas na lugar. Madalas ito ay nasa kapatagan o malapit sa mga puno. Pinipili nila ang ganitong lugar upang mabawasan ang panganib mula sa mga mandaragi tulad ng leon, hyena o leopards. Mahalaga ang maingat na pagpili ng lugar upang matiyak ang kaligtasan ng sanggol. Ang inang giraffe ay nakatayo habang nanganganak. Sa proseso, ang ulo at mga paa ng sanggol ang unang lumalabas. Pagkatapos, ang sanggol ay mahuhulog mula sa taas na 1.5 meters. Bagamat mukhang delikado, ang pagbagsak na ito ay normal at mahalaga. Nakakatulong ito na maputol ang pusod at maudyukan ang sanggol na huminga. Ang bagong silang na giraffe na tinatawag na calf ay mataas na agad sa kapanganakan. Ang taas nila ay nasa 1.8 meters. Ang timbang naman nila ay umaabot sa 50 hanggang 70 kilo. Ang pagiging malaki ng mga bagong panganak ay isang kalamangan upang maabot nila agad ang gatas ng kanilang ina at maiwasang madali silang atakihin ng mga mandaragit. Gayun din, sa loob lamang ng 30 minutes hanggang 1 oras, pagkatapos isilang ay natututong tumayo ang calf. Matapos tumayo ay natututo agad itong maglakad. Ang bilis ng kanilang adaptation ay napakahalaga dahil ang sabana kung saan sila nakatira ay puno ng mga mandaragit. Matapos matutong tumayo, agad silang sumususo sa kanilang ina. Ang gatas ng ina ay mahalaga para lumakas ang kanilang katawan at magkaroon ng proteksyon laban sa mga sakit. Karagdagan pa, sa unang mga linggo ay hindi iniiwan ng ina ang kanyang sanggol. Madalas niyang tinatago ito sa mataas na damuhan para hindi agad makita ng mga mandaragit. Kung may panganib ay handa ang ina na ipagtanggol ang kanyang anak gamit ang malalakas na sipa na kaya pang patumbahin ng mga mandaragi tulad ng leon. Number 5, dolphin. Ang panganganak ng mga dolphin ay kakaiba at kapansin-pansin.
Bilang mga mammal, hindi sila nangingitlog tulad ng ibang hayop sa tubig. Nagdadala sila ng kanilang anak sa sinapupunan at nanganganak sa tubig na nagpapakita ng kanilang pagiging espesyal. Ang mga babaeng dolphin ay nagbubuntis ng humigit kumulang 10 hanggang 12 months. Habang buntis ay patuloy silang lumalangoy, kumakain at namumuhay ng normal kasama ang kanilang grupo. Karaniwan ay isang anak lang ang ipinapanganak nila sa bawat pagbubuntis. Dahil dito ay mas natututukan nila ang pag-aalaga sa kanilang supling. Nanganganak ang mga dolphin sa ilalim ng tubig at ang anak nila na tinatawag na calf ay lumalabas ng buntot muna. Ginagawa ito upang hindi malunod ang calf habang iniluluwal. Pagkatapos nito ay inaakay agad ng ina ang anak pataas sa ibabaw ng tubig para makahinga. Sa panganganak ay hindi nag-iisa ang ina. Karaniwang may mga babaeng dolphin mula sa kanilang grupo na tumutulong. Ang mga ito ang nagsisiguro na ligtas ang calf at ina, lalo na kung may banta mula sa mga mandaragi tulad ng pating. Ang pagtutulungan nilang ito ay isang magandang halimbawa ng kanilang samahan bilang grupo. Pagkapanganak ay pinapasuso ng ina ang kanyang anak. Ang gatas ng ina ay sagana sa sustansya na tumutulong sa paglaki ng calf. Habang pinapasuso ay tinuturuan na rin ng ina ang calf ng mga mahahalagang kakayahan tulad ng tamang paglangoy at pag-iwas sa panganib. Gumagamit din ng mga dolphin ng tunog tulad ng whistles at clicks para makipag-usap sa kanilang calf. Sa pamamagitan ng mga tunog na ito, ay natututo ang calf ng mga kailangan nito para mabuhay sa dagat tulad ng paghahanap ng pagkain at pagkilala sa paligid. Sa unang mga linggo ng buhay ng calf ay malapit itong binabantayan ng kanyang ina at ng buong grupo. Sama-sama nilang pinoprotektahan ang calf mula sa mga mandaragit o anumang panganib sa paligid. Ang pagkakaisa ng grupo ay mahalaga para masiguro ang kaligtasan at pag-unlad ng bagong silang. At kapag tumuntong na ang calf sa edad na 2 o 3 taon, ay natututo na itong maghanap ng sariling pagkain at maging mas independent. Ngunit nananatili itong malapit sa grupo para sa proteksyon at gabay. Number 6, elephants. Ang elepante ay isa sa mga pinakamalaking hayop sa mundo at ang kanilang paraan ng panganganak ay simple ngunit mahalaga. Ang bawat bahagi ng proseso mula pagbubuntis hanggang sa pangangalaga ng bagong silang na sanggol ay nagpapakita ng kahalagahan ng pagkakaisa at pagmamalasakit ng kanilang kawan. Samantala, ang pagbubuntis ng elepante ay tumatagal ng 18 hanggang 22 months at ito rin ang pinakamahabang panahon ng pagbubuntis sa mga hayop sa lupa. Ang mahabang pagbubuntis na ito ay mahalaga para mabuo ng husto ang sanggol na elepante. Pagkatapos ng halos 2 taon, ang inang elepante ay handa ng manganak ng isang malusog na anak. Gayun din naman, kapag malapit ng manganak ang inang elepante, ay naghahanap siya ng isang tahimik at ligtas na lugar. Ang iba pang babaeng elepante sa kawan ay tumutulong din sa kanya. Sila ang nagsisilbing bantay upang tiyakin na walang mandaragit o anumang panganib na makakalapit habang nanganganak ang ina. Kaugnay pa nito, ang elepante ay karaniwang nagsisilang ng nakatayo. Ang bagong silang na sanggol o calf ay may timbang na 100 hanggang 120 kilograms at halos 1 metro ang taas. Kahit basa at mahina sa una, ay mabilis na tututong tumayo ang calf sa loob ng 30 minutes at nakakalakad na rin matapos ang ilang oras. Ang inang elepante ay agad na nililinis ang kanyang sanggol gamit ang kanyang trunk. Sa unang 2 taon, ang calf ay umaasa sa gatas ng ina bilang pangunahing pagkain nito. Ngunit habang tumatanda, ay natututo itong kumain ng damo, dahon at iba pang halaman. Bukod sa ina, ay tumutulong din ang ibang babaeng elepante sa kawan sa pag-aalaga sa sanggol. Ang pagtutulungang ito ay tinatawag na allomothering na nagbibigay ng dagdag na proteksyon at suporta sa calf. Dagdag pa rito, ang kawan ay mahalaga sa kaligtasan ng bagong silang na elepante. Ang iba pang miyembro ng grupo ay nagsisilbing tagapagtanggol laban sa mga mandaragi tulad ng leon o hyena. Number 7, orangutan. Ang panganganak ng orangutan ay isang natatanging bahagi ng kanilang buhay na nagpapakita kung paano sila nabubuhay at nag-aalaga ng kanilang anak. Ang mga orangutan ay matatalinong hayop na malapit ang kaugnayan sa tao, kung kaya't kawili-wiling alamin ang kanilang paraan ng pagbubuntis, panganganak at pag-aalaga. Samantala, ang babaeng orangutan ay buntis sa loob ng humigit kumulang 8.5 months na halos pareho ng tao. Karaniwan ay isa lamang ang anak na ipinapanganak nila sa bawat pagbubuntis at bihirang-bihira ang kambal. Kapag handa ng magkaanak ay pumipili ang babaeng orangutan ng isang kapareha. Kapag nabuo na ang pagbubuntis ay mag-isa na siyang nabubuhay at naghahanda para sa panganganak.
Habang buntis ay mas nagiging maingat ang babaeng oranggutan sa kanyang kilos. Iniiwasan niya ang anumang panganib na maaaring makaapekto sa kanyang anak. Kumakain din siya ng masustansyang pagkain tulad ng prutas, dahon at iba pang likas na pagkain upang masigurado ang kalusugan ng kanyang dinadala. Gayun din naman kapag malapit na ang araw ng panganganak, ang babaeng oranggutan ay gumagawa ng pugad sa mataas na bahagi ng puno. Ang pugad ay gawa sa mga dahon at sanga at dito siya manganganak ng mag-isa at malayo sa ibang hayop at mga mandaragit. Ang panganganak ng oranggutan ay mabilis at kadalasang walang komplikasyon. Ang bagong silang na oranggutan ay maliit at tumitimbang lamang ng 1.5 hanggang 2 kilograms. Ngunit sa kabila ng kanilang liit, ang mga sanggol na oranggutan ay agad na nakakakapit sa balahibo ng kanilang ina, kung kaya't ligtas silang nadadala kahit nasa taas ng mga puno. Agad namang inaalagaan ng ina ang kanyang anak pagkatapos manganak. Pinapasuso din ng ina ang kanyang anak ng gata sa loob ng 6 hanggang 8 years. Habang nagpapasuso ay tinuturuan din niya ang anak ng mahahalagang kaalaman tulad ng paghahanap ng pagkain, paggawa ng pugad at pag-iwas sa mga mapanganib na hayop. Ang mga anak ng oranggutan ay nakadepende sa kanilang ina habang sila ay lumalaki. Sa edad na 7 o 8 years old, ang anak ay handa ng mag-isa at tuluyang humihiwalay sa ina. Ngunit bago ito mangyari ay siguradong naibahagi na ng ina ang lahat ng kailangang matutunan ng anak para mabuhay ng mag-isa. Bukod pa dito, ang mga oranggutan ay nakatira sa mga gubat ng Borneo at Sumatra. Mahalaga ang kanilang tirahan dahil dito nila ginagawa ang kanilang pugad, naghahanap ng pagkain at pinalalaki ang kanilang mga anak. Number 8, Squirrel. Ang mga squirrel ay maliliit na hayop na karaniwang matatagpuan sa mga puno. Sila ay mabilis gumalaw at kilala sa kanilang kakayahang mag-ipon ng pagkain. Bilang mga mammal ay nanganganak sila ng buhay ng mga anak at hindi nanggagaling sa itlog. Simple ngunit mahalaga ang paraan ng kanilang panganganak para sa pagpapanatili ng kanilang lahi. Samantala, dalawang beses sa isang taon nanganganak ang mga squirrel at karaniwan ay tuwing winter at spring season. Kapag handa ng magkaanak ang isang babaeng squirrel, ay maraming lalaking squirrel ang nag-aagawan upang makuha ang kanyang atensyon. Kapag nakapili na siya ng kapares, ay magaganap ang pagsasama at pagkatapos nito ay magsisimula na ang pagbubuntis ng babae. Gayun din naman ang pagbubuntis ng babaeng squirrel ay tumatagal ng 30 hanggang 45 days. Habang siya ay buntis ay nagtatayo siya ng pugad na ligtas at protektado para sa kanyang mga magiging anak. Kadalasan ay pumipili siya ng butas sa puno o gumagawa ng pugad sa mga sanga. Ginagamit din niya ang malalambot na bagay tulad ng dahon at damo upang maging maayos at komportable ang tirahan. Kapag nanganak na ang squirrel, ay karaniwang 2 hanggang 8 ang kanyang mga anak na tinatawag na pups. Ang mga bagong silang na pups ay bulag, walang balahibo at napakaliit. Hindi rin sila makakilos ng mag-isa, kaya lubos silang umaasa sa kanilang ina para sa pagkain at proteksyon. Sa unang 2 linggo, ang mga pups ay nananatili sa loob ng pugad. Sila ay pinapasuso ng kanilang ina at ang gatas nito ay nagbibigay ng sapat na sustansya upang mabilis silang lumakas. At habang lumalaki ang mga pups ay unti-unti nilang binubuksan ang kanilang mga mata at nagsisimulang tumubo ang kanilang balahibo. Sa edad na 3 linggo, ang mga pups ay nagsisimula ng maging aktibo. Unti-unti silang natututo ng mga kasanayan tulad ng pag-akyat sa mga sanga at paggalugad sa kanilang paligid. Number 9, Rabbits. Ang mga kuneho ay kilala sa mabilis nilang pag-aanak. Kapag nabuntis ang babaeng kuneho, ay tumatagal ang pagbubuntis ng 28 hanggang 31 days. Sa panahong ito, ay gusto niyang manatili sa tahimik at ligtas na lugar. Kapag nanganak na siya, ay maaari siyang mabuntis ulit makalipas lamang ng ilang araw. Dahil dito ay mabilis dumami ang kuneho, kaya mahalaga ang tamang pag-aalaga at kontrol sa kanilang populasyon. Ilang araw bago manganak, ang inahin ay nagsisimulang gumawa ng pugad. Kumukuha siya ng damo, dayami at ng sarili niyang balahibo upang gawing malambot at mainit ang lugar para sa kanyang mga anak. Mahalagang bahagi ito ng proseso dahil kailangan ng mga anak ng ligtas na lugar para mabuhay. Gayun din naman ay tahimik at mabilis manganak ang kuneho. Karaniwang nangyayari ito sa gabi o madaling araw kung kailan tahimik ang paligid. Sa loob ng 15 hanggang 30 minutes ay maaari siyang manganak ng 4 hanggang 12 na kits. Ang dami ng anak ay depende rin sa edad at kalusugan ng inahin. Kapag ipinanganak, ang mga kits ay wala pang balahibo, nakapikit ang mga mata at lubos na nakadepende sa kanilang ina. Pagkatapos, manganak ay bihira ng manatili ang inahin sa pugad.
Ginagawa niya ito upang hindi mahalata ng mga predator ang pugad. Kadalasan ay bumabalik lamang siya para magpasuso ng kanyang mga anak isang beses o dalawang beses sa isang araw. Kahit bihira siya sa pugad, ang gatas ng kuneho ay napakasustansya at sapat na para mabusog at lumakas ang mga kits. Sa loob ng 10 days ay magbubukas na ang mga mata ng kits at magkakaroon sila ng balahibo. At sa ikatlong linggo ay kaya na nilang kumain ng solid food at lumabas ng pugad. Subalit dahil mabilis dumami ang mga rabbits ay mahalagang bigyan sila ng sapat na pagkain, tamang space at regular na check-up sa veterinary. Para sa mga nag-aalaga ay kailangang bantayan ang pag-aanak ng kuneho upang hindi sila mag-overpopulated. Number 10, rats. Ang mga daga ay nanganganak ng buhay na anak, kaya mabilis dumami ang kanilang bilang. Ang babaeng daga ay pwedeng magbuntis sa murang edad na 6 na linggo. Ang kanilang pagbubuntis ay maikli lang at tumatagal ng 21 hanggang 23 days. Habang buntis ay mapapansin na mas madalas silang kumakain at nagiging mas maingat. Naghahanap din sila ng tahimik at ligtas na lugar para manganak. Bago manganak ay gumagawa ang babaeng daga ng pugad gamit ang malambot na materials tulad ng papel, tela o dahon. Ginagamit nila ito para gawing komportable at ligtas ang kanilang mga anak mula sa malamig o sa anumang panganib. At kapag oras na ng panganganak ay madalas itong nangyayari sa gabi o sa panahong tahimik ang paligid. Ang panganganak ay karaniwang tumatagal ng 1 hanggang 2 oras. Sa isang beses na panganganak, ang babaeng daga ay maaaring magluwal ng 6 hanggang 12 na mga anak, pero minsan ay umaabot pa ito ng 20. Pagkatapos ipanganak ang mga anak ay nililinis ito ng ina gamit ang kanyang dila. Ginagawa niya ito para alisin ang membrane sa katawan ng anak at masigurong makakahinga ito ng maayos. Gayun din, pagkatapos manganak ay pinapakain ng ina ang kanyang mga anak ng gatas. Sa unang linggo, ang mga anak nito ay bulag, walang balahibo at mahina pa. Kaya naman kailangan nila ng init at proteksyon mula sa kanilang ina. Pagdating ng 2 linggo ay tumutubo na ang kanilang balahibo at nagsisimula na silang makakita. Unti-unti na rin silang natututong gumalaw at kumain ng ibang pagkain, pero patuloy pa rin silang inaalagaan ng kanilang ina hanggang sa kaya na nilang mabuhay ng mag-isa. Sa kabila nito, ang mga daga ay mabilis dumami. Sa loob lang ng 4 hanggang 6 na linggo, pagkatapos silang ipanganak ay kaya na rin nilang magbuntis at manganak. Dahil dito ay mabilis na tataas ang bilang ng daga sa isang lugar kung hindi ito makokontrol. Sa kabilang banda, ang pag-unawa sa paraan ng panganganak ng mga daga ay mahalaga para sa maraming aspeto. Sa science ay ginagamit sila sa mga pag-aaral dahil mabilis ang kanilang reproductive cycle.